Hello there, my YouTube family, families and friends. Ngayon po ay maluluto tayo ng matagal ko nang hindi naluluto na dish or pulutan, ulam, bopis. So, taon na nung last time na nagluto ako nito. So, tingnan natin kung anong kakalabasan nito ngayon. So, let's find out. So ito pong bopis ay isa sa pinaka paborito kong ulam na Filipino dish. Okay, so ngayon na papakulo natin siya. Lalagyan lang natin ng bawang. Dinikdik lang na ano, pero hindi ko na siya tinanggalan ng balat. Sama natin yung balat. Tapos lagyan natin ng whole peppercorn. Kunti pa. Yan. Kasi lalagyan pa rin natin ng timple yan mamaya pagka ginasa natin yan. So ito, pakukuluan lang natin siya dyan para pampatanggal lang ng lansa. So, lalagyan natin ng bay leaves, laurel. Yan. Okay na yan. Tapos lalagyan natin siya ng konting asin para magkaroon na siya ng flavor at the same time. Yan. Yan na. So, lubog lang natin yan, asin, para mahalo siya dyan. Okay. Pa natin, yan mo siyang kumulo. Siguro mga kalahating oras, pwede na yan. Kasi ayaw mo namang masyadong lumambot yung tainga. Gusto mo medyo may konting lutong yung tainga para siyang may mga cartilage baga. Ganun. So, yun ang hinahabol natin dyan. So, okay. So, let's wait. Okay, so, bago siya kumulo ng husto, tatanggalin natin itong mga dumi-dumi sa paligid niya. Yan yung mga talagang malalansa na ano eh. Yan. Tanggalin natin yung mga yan. Yung mga dumi. Mga bula-bula sa gilid. Mga patay na dugo. Yan, tanggalin natin yung mga yan. Para malinis yung tubig niya. Medyo malinis-linis na yung tubig natin. Yung konti na lang. Meron pa rin mga bumubula-bula sa gilid eh. Okay na yan. So ayan natin na ayan lang natin kumulo siya ng ano pa, mga another 25 minutes. So mga 5 minutes pa lang siyang kumukulo ng todo. So another 25 minutes. Pwede natin siyang, pwede natin patayin yung apoy. Okay, so tinanggal ko na siya sa apoy. Dinrain ko na rin yung tubig para lumamig. Tapos
tatsapin na lang natin siya ng maliliit. And then yung mga sangkap, ipe-prepare natin. Tapos, lutuin natin. So yan, na-chop na natin lahat ng ating ingredients. Ricardo, ito yung pig's ear, tsaka yung beef heart. Meron tayong ito yung sibuyas natin, bawang, bell pepper, carrots, and radish, yung labanos. So yan ang ating mga ingredients. Ngayon, lulutuin lang natin yung atswete, yung pampakulay natin. So ito yung ating mamasitas anato seeds. So lulutuin natin to lahat sa half a cup of oil. Okay, so ito na yung pan natin pagdulutuan ng atswete. Ito, half a cup. Half a cup daw ng oil, sabi. So, yun ang gagawin natin. Pwede natin lagay itong ano, medyo mainit na yan. Kulay-kulay na siya. So siguro ito na rin yung gagamitin natin na oil na panggisa. Ito talaga yung buto, yung talagang totoong buto kaysa dun sa powder. So mas ganda lang kulay nito. Saka mas malasa yata itong totoong buto. Ding aroma. Ano, pula na. Pwede yung baka masunod naman kasi. Baka maprito yung buto. Patayin na natin yung apoy. Mapula na yan. Baka naman masunog eh. Okay na yan. Ito na yung paglulutuan natin ng bopis. Yung kawali natin. Okay, mainit na siya. Lagyan natin itong ating mantika. So, unahin natin itong bawang, siyempre. Parati ang una. Bawang. Sibuyas. Thank you.
sabi ko nga ito yung isa sa mga pinakapaborito kong ulam. Maski nung high school pa ako, pag kumakain kami ng sa mga karinderya dun sa mga tabi ng eskwelahan namin, parang kami nag-order ko bopis. Main ingredients natin. Ganda ng kulay ah. Kulay pa lang, masarap na. Lagyan natin itong carrots dahil matigas itong carrots. So, medyo matagal-tagal lumambok. Mag-isa ng gusto. Tarigan natin ng konting patis. Hindi tayo maglalagay ng betsin. Patis ka lang. Hindi tayo ng konting asin. Kunti muna. Pwede mong lagyan ulit pagkakulang. Natin itong ano, red bell pepper natin. Ito nga, nalagyan natin siya ng suka. Ano natin maluto yung suka. Dagdagan ko ng konting suka na may sili para may konting anghang na siya. Tapos pinatid ang mga talo, ang piraso ng laurel. Pinakulo na natin sa laurel kanina yan, so piraso lang. Tapos paminta. Sarap yan, maraming paminta. Crushed black pepper. Or ground black pepper. Simple lang siyang lutuin. Matagal lang dyan yung mga paghihiwa.
Pero yung pagluluto, straightforward lang naman ang ano, pagluluto niyan. Tapos lalagyan natin ang kung ating sazonador total seasoning. Konting pampalasa lang. Ilagay itong ano, madali na maluto itong labanos. Na mga 2 cups na yan. Walang tubig. Medyo mukhang buwapis na siya, no? Bulo ng mga 5 minutes. Gagawin ko para kumuli pa siya ng mapulang mapula. Lilagay ko itong mga buto sa strainer. Ibabad lang natin sa dyan para nakakuha pa tayo ng kulay para mas kumula pa siya. Natin kung meron pa siyang ilalabas na kulay. Sayang din. So, talikman ko. Lagyan natin ng konti pampatis. Medyo matabang pa. Siguro ng asin, perfecto na yan. Ayan. Okay.
Ito na. So, papatayin natin ang apoy. Natin ang konting sili dyan. Ang paganda. Diba? Yun. Okay, so ngayon na titikman natin. Tingnan natin kung anong lasa nito. Bango. Amoy bopis. Ayos, masarap, lasang bopis. Kaso, siyempre, hindi siya original na ano dahil hindi siya lungs. Pero yung lutong nung untay na mga litid-litid, para na rin siyang yung texture ng lungs. Ayos. Natin kumbang ang sili. Hindi masyado makakang sili, okay lang. Tama-tama lang yung suka. Pag duto-luto yung suka, medyo matamis ang ano, hindi siya maasim. Tumatamis. May konting asim, may konting tamis din pag tama yung luto ng suka. Ayos. So, don't forget to share, like, and subscribe. Thank you. Bye-bye. So, ito ang dadaling ko para sa aming harapan, pampulutan.